Magandang buhay mga kapatid. It's been a long time po since yung last vlog po namin. So, ba't ba nagkaroon kami ng biglaang vlog na naman? Kasi nag-iaya yung asawa ko na lumabas naman kami kasi sobrang bored na sila dito sa bahay. So, pinagbigyan ko sila, mag-road trip kami ngayon. And samahan nyo kami na pasyalan. Mamaya namin papakita kung saan kami pupunta. So, samahan nyo kami doon. Anong balita? Right now, still code red pa rin kami ngayon. So, yung mga non-essential items is bawal bilhin. It's through online lang. And pagpunta ka ng grocery, lahat nakabalot, lahat yung non-essential items. Pagpunta ka ng grocery, ang pwede mo lang bilhin is yung mga essential items like mga foods, mga winter jackets na kailangan mo ngayong taglamig na. So, ngayon, nag-a-adjust pa rin kami because of the, ano, first time nangyari ito, of course, last year. Kasi, parang lahat, busy mga tao, kakatapos lang yung Black Friday, but it was, lahat is online na. Wala na yung mga pumupunta, pumipila sa labas para lang ay pagsiksikan para bumili ng mga discounted na mga appliances. So, malaking pinagkaiba ngayon. And hopefully, next year is balik na tayo sa normal. So, ngayon, nag-prepare na kami. And may magandang balita rin kami. May good news and bad news. Good bad news is ito. Na-receive ko na yung babayaran ko. Yes. Oh no! Yan yung halaga ng babayaran ko sa insurance ng sasakyan. So first time kong na magbabayad ng ito na yun. Ito na yung Canada Life. So nakatanggap ako from the insurance company, from the MPI. Para sa sasakyan, registration, and license. So, medyo confusing pa kasi syempre first time namin to. So, itatawag ko pa siya bakit ganun kalaki, or kasi nagpasa na ako ng no apprehension. Supposed to be, dapat may discount ako. So, to make it clear, mas maganda na itanong mismo sa MPI kaysa sa mga... Nagtanong-tanong sa mga katrabaho ko pero walang definite na answer. So, mas maganda itawag ko nila para mas maganda, mas malinaw na ang galing sa kanila. Ayun, pakita ko lang. Yan yung aming mga note. Every day, every week, nababago yan. So ayan, nasawa ko. Nag-start na daw siya uli mag keto diet. Ayun, keto diet. Ako hindi ako pwede mag keto diet kasi sa trabaho ko, kailangan ko lang rice. So, kailangan ng carbs pag sa trabaho ko, or else pag nagkita ako baka mahimatay ako niyan. Anyway, sasagutin rin namin yung mga ilan sa mga katanungan and shout out rin. And kung nga pala, few days ago or last week, naka-receive kami ng invitation from Philippines na interviewin kami. Yan, nag-aya na. Interviewin kami is na isa sa bagong paano online ba yun? Online show. Bagong online show sa Pilipinas. Kaya sila yung nag-interview, or yung content nila is about mga OFW. So isa kami sa napili na interviewin. So naka-schedule yung interview namin. Na-receive na namin yung script kung ano yung mga itatanong sa amin. So iba-vlog namin yun. Kung ano yung paano kami napili, or yung kabuuan ng interview. So sana ma-share namin sa inyo. Excited kami kasi syempre first time namin, and nabigla lang kami kasi nung naka-receive ka ng message from our Facebook page, akala namin nagtitrip lang or scam or something like that. So nag-review kami, nag-research kami kung ano itong company nito. And legit naman siya. And may YouTube channel rin sila, which is bago lang. Kasi bagong launch lang sila. I think, if I'm not mistaken,
last month lang nila ni-launch to. So, ibibigay namin yung full details in sa susunod naming vlog. Sa ngayon, samahan nyo muna kami sa aming road trip dito sa Winnipeg. It's sunny weather. Ito yung panahon dito, kahit sobrang lamig, it's maaraw siya. Yan. So, paiba-iba yung panahon dito. Minsan biglang mag-snow. Minsan, sobrang, walang snow pero sobrang lamig, super duper lamig. And ngayon naman is, sobrang maaraw siya. Malamig pero sunny siya, sunny weather. So, paalis na kami ngayon. Ang kami pupunta. We are here sa center of Canada. So, yan, habang iwan ko kung baka ito nga yung sentro ng Canada. Malamang kasi center of Canada eh. So, dito kami. So, ito yung napag-tripan namin puntahan. It's a 30 minutes drive. Ayan yung mga train. Ayan. So, yan yung train. Siguro yun yung mga about shipping from other provinces sa mga business. So, yan. You have arrived. Okay. So, tingnan natin. Ito nga daw yung sentro ng Canada. Welcome! So, you just live in Washington's fall now. Ayan. So, nandito kami. So, kung mapansin nyo, napaka sunny winter day. You know, yung maganda bang term? Sunny winter day. So, ganito yung panahon dito sa Winnipeg. Ito yung kagandahan lang sa Winnipeg. Kahit na winter, maaraw. Yan. So, unlike daw sa ating province na medyo laging kulimlim. So, nandito na kami! Ayan! Yan lang yung road trip namin! Nagising lang ng mga anak ko. Hello, Matilda! Okay. Titik lang kami ng picture, then... Ayun na! Yun na yung road trip namin. Oh, class! Come here! So, habang papunta kami ng... Teka, ayos ko muna. Yep. Okay, love, may nagtatanong pala. Hindi, may nagtanong, may nag-message. Ano daw yung challenging na part ng IELTS? Challenging na part ng IELTS? Writing. Yeah, writing. Ang listening kasi, pag nakuha mo na yung technique, dapat kasi hindi ka bingi at focus ka kasi isang mali. Isang pagkakataon na nalingat ka, lahat-lahat na, sunod-sunod na. Writing. Kalimitang bumabagsak or hindi nakukuha yung tamang band is yung sa writing. Yun. Pero writing. Pagka naaral mo naman, okay mo. Yun nga, writing. Actually, yung... Kami, yung nag-practice kami ng IELTS, good thing hindi na ako muna IELTS kasi... Yung kumuha yung asawa ko na IELTS, siya muna ang pinauna. Tapos ako na sana yung susunod na ano na kukuha ng IELTS. Kaso na-draw kami, so hindi ko na kailangan kasi primary naman siyang applicant. Ayun, yun yung mga nagtanong.
about sa anong challenging part ng IELTS. Okay? Pa yung binayahin namin sa pinunta namin dito. But anyway, makalabas man lang kami, maarawan man lang kami. Kasi nga, sobrang panonood lang kami ng Prime Video or Disney Plus or Netflix full day. So, at least ngayon, medyo nakalabas-labas, naarawan ng konti, nalamigan ng konti. Hindi malamig naman sa bahay. So, sagutin rin namin, may nagtanong, ano yung kaibahan ng buhay sa Abu Dhabi and sa Dubai. Ah, Abu Dhabi dito sa Winnipeg. Actually, yung tanong na yun, medyo masyadong maraming factors kasi yan eh. So, isa-isay na lang natin or ano ba yung mga one big factor na kaibahan dito. Syempre, isa sa pinaka kakaiba talaga is yung environment. Okay, not necessary yung weather kasi automatic mo mas malamig dito, mainit doon. Or dito kasi is paano ba natin i-explain yan? Siguro ano, in terms of yun sa lifestyle, yung sa bahay. Sa UAE, naka-enclosed din tayo. Pag wala tayong ano, pag wala tayong mga free accommodation, malamang nagre-rent lang tayo ng isang room. Unlike dito if nakapundar ka na ng bahay, bahay mo talaga. Ganon. And then mostly kasi sa UAE, ang lifestyle doon is congested tayo sa ano, sa city. So nakatira tayo sa flat. Pagbaba mo, city na, yung may mga bakala. Yay! Yung yan ang bakala. Eh dito, parang... Very accessible. Eh dito, parang ano talaga, like, if ang bahay mo is medyo malayo sa ano. Oh, if someone is not wearing seatbelt, Matilda. No, everybody's wearing seatbelt. Ano yun? Ay, nag-alarm eh. Parang may bukas na door. Hala, look! You! Okay, open. Wait. Okay, open it. Ako? No. Can you open the door? Kay Matilda. Buksan mo yung door ni Matilda. Open the door, Mom! Nag-alarm. Sorry, nag-alarm. Daddy, that's your father. Yeah, I know. Okay. Number one, yung isa sa mga pinaka nanibago kami yung processing. Yung pag-process ng mga documents. Medyo matagal dito compare. Dito kasi, nandito pa yung via mail. Kasi dito kasi, standard lahat. Yung address, ang kagandahan dito, yung address, unlike yung sa UAE, like, Hamdan, near KFC or near Alwada Mall, building. Dito kasi, standard, like, street, number ng bahay, then street. Tapos, dapat may, ano, may post. Ano yung tawag nila? Ano nga yung R2X, mga ganun-ganun lang? Ang postal code. Mga documents dito, yun nga, by mail, medyo nakakapanibago kasi compare sa Abu Dhabi, which is smartphone lang, through online application, or kung kailangan mo lang ipa-authenticate, so kailangan mo lang pumunta sa office nila, punta ka sa designated office para ipa-authenticate siya. But other than that, mabilis yung process. Compare dito, medyo matagal. Pagdating sa mga technology or ano, medyo advanced pa talaga ang, ano, ang Abu Dhabi. So, pag ikaw galing ka sa Middle East, medyo maninibago ka talaga. Pero kung sa Pilipinas, parang pareho lang, ganun, paperworks na... Ganun pa rin yung pag-process, kailangan mong maghintay. So, doon lang kami medyo antagal, kailangan i-follow up mo.
Tapos, yun, mga ganong bagay. So, sa ngayon yung muna namin i-ano namin. Kasi masyadong, kasi malaking factor kasi yung comparison ng Abu Dhabi to buhay sa UAE, buhay sa... At saka lang yung dagdag ko. Dito kasi, ano, kahit PR ka, yung rights mo is equal, sa... Parang katulad lang siya ng citizen. So, hindi ka parang second class. Hindi katulad ng, ano ba, ng OFW ka sa Middle East. Like, mararamdaman mo talaga na mas privileged yung mga lokal or yung mga puti or something. May ganong feeling. Dito kasi pantay-pantay. Kahit saan ka galing, maramdaman mo talaga na pwede kang maging makikita mo dito mga puti, mga kasama mo as janitor or housekeeping or mga nasa sales, so pantay-pantay. Pero sa UAE wala kang makikitang puti na or lokal na housekeeping, housekeeping maintenance or dito wala. Maramdaman mong parang equal mo sila. Yeah, that's true. Totoo yun. Tapos dito, hanggat kain ng katawan mo, kahit gaano anong edad mo. And about sa ano lang, yung mga human rights. Sobrang sumobra naman dito yung ano, yung... Ayun, yung free, yung... kung dyan, batas, kamay na bakal. Kamay na bakal. Dito masyadong free naman, so... Dami. Actually, may mga advantage and disadvantage. Yung kamay na bakal. Parang nakakamiss rin yung sa UAE na... Yung bag mo, pwede mong iiwan dyan, mag-grocery or... Actually, yung mga bago pa lang kami dito, most especially bago pa itong, yung kakabili ko lang ito sa sasakyan, minsan talaga nakakaligtaan ko mag-lock ng sasakyan. Kasi sa UAE, sa Abu Dhabi most especially, kahit iwanan ko lang, nasanay kasi ako na hindi ako nagla-lock ng sasakyan sa... Hindi ako nagla-lock minsan. Nakakalmutan ko nga minsan eh. So parang okay lang kasi wala tayong makikialam. Walang magnanakaw. Dito, you have to be CCTV careful everywhere. Talaga. Be careful. You have to be very careful dito kasi either mapagtripan yung sasakyan mo, makita na may gamit, di babasagin yung ano mo. So, extra careful lang. Sa ngayon, yun lang muna yung babanggitin namin. Magkakaroon kami ng other vlog. Actually, meron akong vlog dati na regarding sa kaibahan ng Abu Dhabi, buhay sa UAE and buhay sa Winnipeg. But, i-ano natin siya by madami pa by description i-share. Kasi marami pa ang kaming dapat i-share doon. Benefits, grabe dito. So, marami pa tayong pag-uusapan yan. Sa ngayon, share lang muna namin yung aming road trip na saglit lang. Ngayon pa uwi na kami ng bahay. So it's around 2:30. So it's a 20 to 30 minutes drive lang. So yung daan dito, ayan. Yan lang yan. Oops. Ang sarap mag-drive dito. Speaking of mag-drive dito. Dito kasi pagdating sa road or something ano, dito kasi medyo hindi pa masyadong ano, unlike sa Abu Dhabi kasi na kahit saan radar or dito medyo mapili pa lang yung lugar na meron silang camera. Most especially yung ang ano lang nila dito yung may mga pulis na nagpapantay para and then nag-check ng speed limit mo. Unlike sa Abu Dhabi na or going to Dubai na 1 kilometer far pa lang is makikita, madedetect na kung overspeeding ka na or hindi. And kung may fine ka naman, thank God naman wala pa akong fine. Nag-iingat talaga ako. Dito pag nagka-fine ka, by mail. So, mga after few days or ano. Unlike sa Dubai or UAE, pag natamaan ka ng radar, na nag-overspeeding ka o whatever violation na commit mo,
automatic, kinabukasan, may makareceive ka ng text message. And then you have to pay through application. And kung maaga ka, within 15 days, nagbayad ka, may 25% discount. Yun yung, ewan ko lang ngayon kung ganun pa rin. And yun, dito, I think, by mail, and then punta ka sa something office para magbayad. Yun. Mga ganun, ano nila. Anyway, yun lang po muna. Ang share namin, next vlog, pag-uusapan namin yung aming interview sa online show. Excited kami. Hindi namin alam kung ano yung magiging kabuuan ng show na yun. So, actually sabi nila is Christmas edition daw. Isa kami sa napiling family. And nakita lang nila yung ano namin through YouTube, and nag-message sila through our Facebook page. Yun lang. So yesterday na receive na namin yung email, yung script ng mga detail, yung mga detalye about sa amin, and ano yung mga itatanong sa amin during the interview. Although yung ang medyo mahirap lang kasi is yung oras, it's a 14 hours yung difference sa Pilipinas at dito. So interviewing kami ng dito ng 10 PM, and alas 9 or I think 9 or 10 AM in the morning doon sa Pilipinas. So yung mga unang nagdaang mga araw medyo nag-ano kami ng schedule kasi nga naguluhan kami. Kasi Friday dito, Saturday doon. So medyo nagpapago-bago ng schedule kasi nga ako may trabaho ako ng gabi. So sabi naman nila it will take only 50 minutes to 30 minutes lang yung interview. So siguro kaya ko naman, ina-drive ko lang mga 50 minutes drive lang naman from home to work. So okay lang, siguro gising ako ng mga 9:45 and then interviewin kami ng 10. So matatapos ng 10:50 to 10:30. And diretso na ako sa trabaho. So ngayon, yun lang muna po may i-share namin. Salamat sa lahat ng comment, nag-subscribe, of course, nag-like sa aming Facebook page, nag-share, sa mga nag-message po. Maraming salamat po sa mga nag-message. Tumutunog talaga po. Kami po ay natutuwa at na-appreciate po ninyo yung vlog po namin. Sa mga nagko-comment na nagpapalakas daw nagpapalakas ng loob para ipagpatuloy yung dream nila sa Canada, which is yun naman talaga ang main purpose po namin, is to mag-guide kayo as sabot ng aming mga kaya at ang knowledge namin dito. Ayan, ang ano lang naman namin dito is i-share kung ano yung mga nalalaman namin and na experience namin dito sa Canada. So yun lang po, and muli po maraming po salamat, stay safe and God bless. Pala, bagong namin tuposin itong episode ng vlog na to, akala ko nag-goodbye na ako eh, pero naalala ko pala na special shoutout nga pala to JM Castillo and family ng Abu Dhabi. So bro and sis, hello. Melvin and Rayaline Salak ng Riyadh, Saudi Arabia. Okay, nag-work rin ako sa Saudi Arabia kaso sa Jeddah naman. Nagtrabaho ko doon ng almost 3.5 years sa Jarir Bookstore, tapos na cross country ako ng UAE, then doon ko na na-meet yung asawa ko. And of course, Zistian Vince Allen ng Bislig City, Surigao del Sur. Hello, hello. So, muli po. Ito na po yung goodbye for this episode. So, makita-kita muli po tayo sa next vlog po natin. Maraming po salamat and ingat po kayo and God bless po.